Magandang araw po, ako po si Lord Jewel at nandito po tayo sa Usapang Pinoy at ako po ay may ibabalita sa inyo na napakalungkot na na istorya na tunay na nangyari. Ito po ay ikukwento ko lamang po upang hindi po para masaktan ang pamilya kung kanino po ito nangyari o sila po ay ikalat o ikalat ang istoryang ito, kundi ito para po ito ay pulutan, kapulutan po natin ng aral. Ano po, sa isa ko pong video, aking pong tinalakay o ating pong pinag-usapan ang kaugalian po ng mga Pilipino dun sa sabi nila. Ngayon po, dahil po sa sabi nila ay may napakalungkot po nangyari. Ito po ang istorya nila. May isa pong ama na nakagat ng aso at hindi niya ipinansin ang kagat o di kaya hindi niya, ang sinabi po niya ay dahil po siya ay isang mangiinom ay hindi po siya tatalaba ng rabies o ng rabies. Ano po, dahil sabi nila kapag po mangiinom ay hindi tatalaban ng rabies. Ngayon po ay pinabayaan niya po at kinalimutan po ang kagat ng aso. At alam niyo po ang nangyari. Sa una, mukha pong tama siya. Sapagkat hindi na nga naman po siya napaano sa kagat na iyon. Ngunit pagtagal po ng panahon, tila dinilay lamang o pinatagal lamang ng pagiging mangiinom niya ang mga sintomas ng rabies. Ngayon po, Oktubre po siya kinagat. Pagdating po ng Enero, narinig po ang sintomas. Napatagal po. Ano po, kasi kadalasan po ang sintomas po ng rabies ay napakita na sa buwan na iyon na kung kailan nakagat at hindi na po lalagpas doon at kamamatay na po ng tao. So, sa kanya po, sa kaso po niya, inabot po ito ng Enero hanggang po sa pagdating po ng nung dumating po ang Enero ay siya po ay na-ospital. Ngunit sa panahon po na yun na siya po ay na-ospital na ay malala na po ang kanyang sintomas. Siya po ay dehydrated na o natutuyo na po. Siya po ay kinailangan po igapos sapagkat siya po ay palagay ko ay medyo hindi na po ligtas na siya po ay basta na lang makagalaw medyo kung saan ay nagwaw na po kung kaya siya po ay iginapos. Nung siya po ay iginapos habang siya po ay nakagapos, hindi na rin po naman nagtagal, hindi po masyadong matagal na panahon na lumipas at siya rin po ay binawian ng buhay. At ang masakit din po dito ay lahat po ng miyembro ng pamilya niya na kanya pong nakasama sa malapitan ay lahat po ay kinailangan pong turukan ng anti-rabies na bakuna. Lahat po sila ay binakunahan at ito po ay dumagdag sa gastos po nila. Napakasakit po talaga. Kung nagpabakuna lamang po siya, siya lamang po mag-isa, naligtas po ang kanyang buhay at yun lamang po ang kanyang ginastos at hindi po yung nagbuwis hindi po ito inabot sa pagkawala niya, gayon din po lahat po ng gastusin at lahat din po ng miyembro ng pamilya ay kailangan na bakunahan. Ito po ay aking pong isinasalaysay sa inyo upang ating masabi sa tao. Hindi ko naman po pinapahiya ang mga taong ito sa pagkula po ang binanggit na pangalan. Ang akin lang po, kapulutan po ito ng aral upang maiwasan po ito na mangyari sa atin o sa mga mahal natin sa buhay. Mag-ingat po tayo sa rabies. Mas mainam po ano po na paturukan, pabakunahan po natin ang lahat po ng ating mga aso. At ito naman po ay kadalasan po, kung di po ako nagkakamali, ay libre naman po sa ating gobyerno. Kung wala po lumalapit sa inyong barangay, sa inyong lugar, na may nagbabakuna ng mga aso, hanggil sa anti-rabies, kayo po ay pumunta, bumisita sa
Department of Agriculture na inyong bayan, na inyong lugar upang malaman. Kayo po yung magtanong kung saan po makakuha ng lipong pabakuna para sa inyong mga aso. At ito po yung mas mahalaga sapagkat sa panahon sa anti-rabies po na ito, ito po ay kadalasan po libre. Libre naman po ito. Ito po ay hindi na libre kadalasan kapag kayo po ay nakagat na. Kaya po mas mainam po ang pag-iwas, prevention kumbaga. So hanggang dito na lang po tayo. At muli gusto ko pong malaman sino po sa inyo ang may sabi po natin na mahaling tulad po dito sa ating po isinalaysay ang kanyang naging karanasan o ng kanyang kakilala o ng kanyang kapamilya, kamag-anak. Ano po ang naging inyong karanasan sa ganito? At hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod, si Lord Joe po ito. Paalam.